halin tapat kamakailan nang masunog ang isang pampasaherong bus na bumabaybay ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dalawa ang namatay. Ang inakalang isang aksidente na pag-alaman ng Rated Korina na isa palang crime of passion sa pagitan ng konduktora at ng umangkas na pasahero. Ang punot dulo at sanga-sanga ng kanilang malagim na sinapit. Malalaman natin ngayon na bunga ng nagliliyab na puso. Mama, tama na. Huwag din yung mag-asawa kasi andito naman kami. Ah, nasusunog yung bus sa Fairview, mga sir. Ako may tao pa sa loob. Sa pagpasok ng taong 2021, Enero at 3, ginulantang ang mga pasahero sa kahabaan ng Pearl Drive sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ng isang nagnangalit na apoy mula sa pampasaherong bus. Oh, yun nga! Nag-away sila eh! Base sa paunang investigasyon ng Quezon City Fire District, nag-umpisa ang sunog mula sa dalawang taong sakay ng bus na nagtatalo, ang konduktora at isang pasahero. Kasi kung titingnan natin, hindi naman iintensyon nila sunugin yung bus. Parang ang ginawa dito is yung talagang intent niya dito is yung sunugin yung babae. Sa harapan ng bus po, doon na po siya sinabuya ng flammable liquid material at saka po sinindahan po ng lighter. Nakilala ang biktima na si Ameline Sembrana, konduktor ng Fairview Bus. Samantalang ang sinasabing nakaalitang pasahero ay si Edwin Dejos. Ang mga eksena sa pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen. Halos hindi na makilala ang tupok na katawan ng konduktorang si Ameline Sembrana na nakita dito nakahandusay malapit sa exit at entrance ng bus. At ang tinutukoy na salarin, ang sumunog kay Ameline ay ang kanyang kinakasama na si Edwin Dejos. Dito siya nakaupo sa bandang likuran ng bus at dyan na rin natagpuan ang kanyang sunog na bangkay. Ayon sa mga nakasaksi, siya man ay nagbuhos ng gasolina at sinilaban din ang sarili. Bagamat matagal nang humupa ang apoy sa bus na ito, tila may umaalingaungaw na mga tinig mula sa mga tanging saksi sa karumal-dumal na krimen. Naiwan ang tanong na sino ba si Edwin sa buhay ni Ameline at ano ang nagtulak sa kanya upang ito ay gawin. Mabait, matalino, responsable at masipag. Ganyan ilarawan ni Aling Flor de Lis Sembrana ang anak na si Ameline. Pangalawa si Ameline sa pitong anak ni Aling Flor de Lis. Anya, lahat ng kapatid, si Ameline ang nag-aalaga. Isang araw, lumaya si Ameline. Mula Pangasinan ay lumuwas ito ng Maynila. Gusto ko nang magtrabaho, sabi niya. Trabaho na dito sa Manila. Dito po sa St. Peter, nag-ano sa mga nagkakape, ganun ba yun, nagbibigay sa mga boss. Sa pagbiyahe ni Ameline mula bahay hanggang trabaho, nakilala niya ang binatang driver ng bus na si Eugene Dejos. Masaya si Ameline kapag kasama niya si Eugene. Labis ang pagmamahal niya dito. Kaya nagdesisyon itong sumama sa binata. Ayon kay Aling Flor de Lis, 17 anyos lang si Ameline ng mag-asawa at sunod-sunod agad ang naging anak kay Eugene. So Lara, yung tatay mo na si Eugene at nanay mo na si Ameline, anong naalala mo sa pagsasama nila? Masaya po. Hindi po nila pinapakita sa amin pag may problema sila. So wala kayong nakita na pag-aaway? O hindi sila nag-uusap? Hindi po nila pinapakita pag nag-aaway po sila eh. Ang masayang pagsasama sana ay nabalutan ng trahedya. Nakita ng mga kasama sa trabaho si Eugene sa kanyang kwarto kung saan siya stay-in
na nakabigti. May taong pumunta doon sa ano niya, nakabitin doon sa tinirehan niya. Pero may nakaaway daw yung Eugene na yun. Halos bumagsak ang mundo ni Amelin. Eugene, ano nangyari mo? Eugene, sino may gawa sa'yo nito? Paano niya bubuhayin ang apat na anak? Nang mailibing si Eugene, mabilis ang kanyang naging desisyon. Isinama niya ang mga anak sa Maynila. Nagtrabaho si Amelin bilang tindera sa Caloocan at doon naman niya nakilala si Jerry Pagarigan. Miss, magkano to? Alin dyan? Dating sundalo at backhoe driver. Nabighani si Jerry kay Amelin. Napadalasang pagbisita niya sa tindahan kung saan nagtatrabaho ang babae. Mabait talaga si Kuya Jerry. Wala kang masasabi sa trato, sa ano, kahit sina mama, papa, kapatid ko. Mabait ng bait. Ang bait-bait talaga. Minahal ni Jerry ang mga anak ni Amelin. Itinuring niyang kanyang kadugo. Nag-live-in ang dalawa. Nagkaroon ng dalawa pang anak, si Jerry Jr. at Jerry May. Saksi ang pamilya ni Amelin sa pagmamahal nito kay Jerry. Naibsan ng lahat ng kirot sa puso ni Amelin. Si Jerry nga ang sumapo ng lahat ng obligasyon na naiwan ni Eugene. Hindi niya pinagtatrabaho yun. At sabi niya, gustong-gusto magtrabaho ni Ate Amy. Ayaw. Ito ka lang sa bahay. Ultimong dulo ng daliri ni Ate Amy, hindi nasaktan ni Kuya Jerry. Pinigtip lang kita ng kape. Uy, salamat. Yung Jerry, yung kanyang kinasama pagkatapos. Ano po, siguro po mahigit isang taon nang namatay si Papa. Paano mo tinanggap? Okay lang naman po kasi po, napakabait naman po ni Tito Jerry. Subalit tila biniro ng tadhana si Amelin. Hindi yung totoo yan, bawi mo yung sinabi mo. Panibagong trahedya ang sumubok sa kanyang pag-ibig. Si Jerry po, nung ano, siyempre, wala silang pambayad sa bahay, mga ano. Nag-overtime na, nag-overtime yan. Tapos, nung ano, mga 2 days na hindi umuwi, laging pagod dahil inaano niya yung pambayad sa bahay. Natagpuan na lang na ano, naka-undo sa bar, heart attack, over fatigue. Iniiyakan niya yung si Eugene, iniiyakan niya rin sa yung pangalawa, si Jerry. Pero mas grabe ito si Jerry na iniyak-iyakan niya. Taon ang lumipas, ipinahinga ni Amelin ang kanyang puso. Ang sabi niya sa sarili, magkakasya na lang siya sa pagmamahal ng 6 na anak. Lumag pa! Binuhay ni Amelin ang mga anak sa pagkukonduktora ng bus. Dito nag-cruise ang landas nila ni Edwin Dejos, nakakambal ng kanyang unang asawa na si Eugene. May lagi ang tao sa anak. Ayaw ko niya sa lalaki na yan. Mabigat ang loob ko. Sumunod naman itong si Edwin, nakakambal ng tatay mo. Tutol ka sa kanya, bakit? Kasi po, hindi po kasi maganda eh. Kakambal, tas tito ko na, parang tito ko na po siya, di ba? Okay. Ano ang paliwanag sa'yo ng nanay mo? Wala po. Parang ano lang. Parang tinanggap na lang namin kahit na hindi namin gusto. Kahit pa maraming hadlang, hindi nagpapigil si Amelin sa nararamdaman kay Edwin. Nakisama siya dito at nagkaroon ng 3 pang anak. Ang 2 sa anak niya kay Edwin ay kambal ding lalaki. At nang magkapandemya, nawala ng trabaho si Edwin. Si Amelin naman ay namasukan ng iba't ibang klaseng trabaho upang mabuhay ang pamilya. Dito na napansin nilang nagbabago na ang ugali daw ni Edwin. Ano ang hinihingi ninyo? Naglalaba ako, nakikita niyo ba? Ano
ano ba ang sinapit ninyo sa kamay ng pangatlong kinasama ng nanay mo? Isang taon pa lang po ata yung una nilang anak. Tapos ganun nga po, minuminuto niya sinasaktan. Tapos yung kambal, baby pa lang, sinasaktan niya na po eh. Parang ayaw niyang marinig yung mga iyak nila. Kahit mahal ni Amelin si Edwin, kailangan niyang hiwalayan ito dahil sa pagiging marahas at mapanakit. Subalit hindi mapigil si Edwin na lumapit kay Amelin. Dumulog siya upang gusto niyang mapaimbitahan yung kanyang live-in partner dahil sa di umano, nananakit ng kanilang mga anak at pati rin siya di umano ay sinasaktan din. Pinuntahan nga si Mr. Edwin, so kusang loob naman po na sumama si Sir Edwin sa aming tanggapan. So, napag-usapan nila na huwag na silang guguluhin at huwag nang balik-balikan at ayaw niya nang makisama sa kanila. At mayroon po silang pinirmahan doon sa napagkasunduan nila. Hindi pa rin doon tumigil si Edwin. Mas naging mabalasik ang pagkatao nito. Kaliwat kanan ang pagbabanta nito sa buhay ni Amelin. Idadamay pa niya ang mga anak ni Amelin kung hindi ito makikipagbalikan daw sa kanya. Subalit buo na ang desisyon ni Amelin. Hindi siya makikipagbalikan. At noong December 17, 2020, sa Facebook ni Edwin, ipinost niya ang mga katagang ito. Balisan siya, lagi siyang galit. Lagi siyang may kasigawan sa cellphone. Pagka nandun kami sa garahe, mayroon siyang kausap na lagi siyang... Basta hindi mo siya makausap ng... Kausap mo man siya, oo lang siya ng oo, pero parang hindi napapasok sa isip niya yung mga kwento ko, yung mga salita ko. Ayon sa isang nagpakilalang kaibigan ni Amelin at Edwin, labis ang galit ni Edwin kay Amelin dahil sa selos. Nalaman ito na may bago o manong napupusuan si Amelin. Naabutan nga niya ang isang lalaki sa bahay nila nang dumalaw siya. Nagkasuntukan pa sila nun. Nagbanta siya na hindi niya patatahimikin si Amelin. At noong Enero at Tres, maagang nagpaalam si Amelin sa anak na si Lara na papasok sa trabaho para kunin ang sweldo. Ang napansin niya, malungkot ang ina. Noong nagpapaalam sa'yo yung nanay mo para umalis nung araw na yon, parang ano ba ang huli niyang mga sinabi sa'yo? Lagi po yun pag umaalis tas magtatrabaho. Nagbibilin po na alagaan yung mga kapatid ko ng mabuti. Ganun lang naman po yung lagi niyang binibilin eh. Kasi yun lang naman din po yung matutulong ko sa kanya. Meron ka bang naramdaman nung araw na yon na baka may mangyari o wala ka talaga? Hindi ko ang pusa pinapansin. Kasi paulit-ulit ko pa tinatanong, maalis ka. Hanggang sa nainis siya. Ayon sa kapwa konduktorang kaibigan ni Amelin, madalas nang inaabangan ni Edwin ang biktima sa garahe ng bus. Ilang araw na daw po na may naghahanap kay Simrana, kay Amelin. Nagtatanong daw po kung anong bus yung sinasampahan niya, si Edwin nga daw po. At maagang-maaga nasa garahe na ng bus na biyahing hanggat Bulacan, papuntang Quezon City si Amelin. Nagrelyebo siyang konduktor sa biyahing iyon. Mula ang Gat Bulacan, sinasabi ng mga nakasaksi na umangkas si Edwin sa bandang San Jose del Monte. Lingid sa kaalaman ni Amelin, ito na pala ang kanyang magiging huling biyahe. Nag-away, nagsigawan at nagsuntukan pa si Amelin at si Edwin nang magkita sa bus. At ang mga susunod na pangyayari ay nakapanghihilakbot. Pagtingin ko sa salamin, ang konduktor ko tumatakbo papunta sa akin. Sabi niya, kuya tulong. Nung tatayo na ako sa manibela. Binuhusan ni Edwin ng gasolina sa katawan si Amelin. Tinangkapan ni Amelin na tumakas mula kay Edwin. Subalit, hinablot ni Edwin ang buhok nito at hinila pabalik sa loob ng bus.
Pagdating niya sa wala, bigla may nagsaltik ng lighter. Umano na agad, umapoy bali, umapoy na agad yung harapan ng basket. Ako may tao pa sa loob! Ang ano ko talaga nung una, nung papalapit sa akin, itula ko talaga siya palabas ng basana. At least kung dun sa labas, madali siyang maanohan ng fire extinguisher, madali siyang maano. Eh, hinila pa siya pa loob. Doon na, lalong lumakas yung apoy. Tapos sabi nga ng mga pasero, nagbuhos na rin doon sa sarili ng gasolina yung ano. Lalong nandiyan. Sa aktual na video na ito na nakuha ng pamilya ni Amelie, may boses na maririnig na humihingi ng tulong at umiiyak. Ayon sa pamilya, sigurado silang si Amelie nito na noong oras na iyon ay nagliliyab na ang buong katawan. At ang huling katagang binitiwan daw ni Edwin bago buhusan ng gasolina ang sarili. Walang makikinabang sa'yo, magsama-sama na tayo. Tinignan ko ulit. Hindi nakakaawa naman yun si Mama. Lagi ko sinasabi kay Mama, tama na, huwag din siya mag-asawa kasi... Andito naman kami. Naihimlay na sa huling hantungan si Amelie. Naulila niya ang siyam na anak. Si Edwin naman ay hinihintay na maiuwi ang labi sa Cebu ng kanyang pamilya. Humihingi naman ang apela si Lara sa mabubuting puso na nais tumulong sa kanya upang buhayin ang walong kapatid na naulila ng ina. Sana po matulungan kami financially at saka po sana po matuloy ko po yung ano pangarap ni Mama na maging civil engineer. Yun lang naman po yung gusto ko eh. Para po ako na pong bahala din sa mga kapatid ko kapag katapos ko po. Alam mo, pinaka maganda maitutulong natin eh hindi yung mga material na bagay lang. Material bagay, madaling maubos yan. Ang kailangan natin, bigyan sila ng kakayahan. Meron silang opportunity kasi maganda yung lugar nila. Pwede silang magtinda. Pwede lumago yung tindahan dahil maraming tao. Kay Lara, tingin ko sa kanya, siyempre, gustong-gusto niya maging engineer. Pagpatuloy niya na muna, total, nakabayad na siya. Tapos pag-isipan niya habang nag-aaral siya ngayon, kasi malaking, napakalaking gastos ng nag-aaral siya sa Fatima, lalo na kung face-to-face na. Meron mga available na technical IT courses na mabilis lang na pwedeng magtrabaho. Kaya taas maturuan, pinapasok namin. Sa kabaliwan ng nakatatanda ang mga batang biktima, ang siyang naiiwan na pagtagpi-tagpiin ang kanilang napunit-punit na mga buhay.